aming mga makakalikas at mga aktivista para sa hustisyang pangklima ay narito ngayon sa pambansang pagkilos sa International Human Rights Day para ipaglaban ang karapatan ng mga tanggol kalikasan sa buong Pilipinas na mayroong bukod-tanging gawain para ipagtanggol at protektahan ang malawak na biodiversity, malawak na kapaligiran at klima sa buong Pilipinas. Ang mga environmental defenders sa Pilipinas ang frontline para sa hustisyang pangklima dahil sila ang una at huling linya ng depensa laban sa mga mapanirang proyekto, laban sa mga pollutive projects na nagko-contribute sa global warming, sa climate change. Sila ang humaharang sa pagtatayo ng mga coal-fired power plant, mga minahan ng karbon, at iba pang mga proyekto na mapapinsala sa ating kalikasan. Pero sa Pilipinas, ang mga tanggol kalikasan ay matuturing na endangered species dahil sila ay humaharap ng samut-saring mga pag-atake, paglabag ng karapatan. Kaya sa araw na ito, naninindigan kami kasama ng iba't ibang mga tanggol kalikasan, lalo sa crucial na punto na ito sa kasaysayan na kailangan na nating matulak, ma-pressure ang mga gobyerno ng buong mundo na pataasin ang kanilang commitment at mag-implement ng kanilang mga i-commit na pagbabawas ng emissions sa kanilang mga ekonomiya, i-commit na pagbibigay ng climate finance para sa mga pinaka-vulnerableng komunidad, lalo na yung mga komunidad ng mga tanggol kalikasan mismo. Kailangan nating palakasin ang ating boses para ipanawagan ang hustisyang pangklima. Ngayon, ito pong proyekto namin na ginawa, itong mga nakaraang araw, ito po ay bilang bahagi ng selebrasyon sa paglaban natin na para sa karapatang pantao. Ang ating mga disenyo ay merong iba't ibang tema. So meron tayong ocean defenders, merong land defenders, at saka mayroon ding forest defenders. Mahalagang pagbigyan din pagpupugay itong ating mga defenders dahil sila ilan sa mga nangunguna sa iba't ibang mga paglaban hinggil sa lupa, sa karagatan at sa kagubatan.